natin 1 can tuna, any brand. Tapos, i-drain lang natin. Then, add 1/2 cup of onion. Then, 1 tablespoon of garlic. Tapos, i-mix muna natin. And then, mag-add na tayo ng 1 cup breadcrumbs. Then, mag-add tayo ng paminta. Then, 1/4 tablespoon of salt. Optional lang yung magic syrup. Pwede nyo rin hindi nalagyan. Then, 1 tablespoon of cornstarch. After yun, i-mix lang natin siya. Yung tuna patty na ginawa ko, walang itlog. Pero, pwede nyo rin lagyan ng itlog para mas madikit yung patty. Hindi siya maghiwalay-hiwalay. Pag naging ganyan na, bilugin na natin. Kaya na bahala kung anong size. Depende sa inyo kung anong size yung patty na gagawin. Tapos ipaplat lang natin. Dito, nakagawa ko na 6 pieces. So, magpainit na tayo ng mantika. 3 tablespoon lang yung nilagay ko. Tapos, prituhin na natin. Mahinang apoy lang dapat. Tapos, antayin lang natin na mag-golden brown bago natin baliktarin. For gravy, same pan lang yung ginamit ko. Tapos, mag-add lang tayo ng onion. Then, mushroom. Then, add 2 1/2 tablespoon of all-purpose flour. Haluin lang muna natin. After nyan, mag-add na tayo ng 2 cups of water. Tapos, haluin lang natin siya para hindi namuo yung harina. Then, pag kumulo na, ilagay na natin yung 1 beef cube. So, dito sa pagluto ng gravy, dapat mahinang apoy lang para hindi masunog. Then, maglagay na tayo ng paminta. Tapos, hayaan lang natin siya na kumulo. Tapos na yun. Then, ilipat na natin sa lagayan. Ito na yung nagawang tuna burger steak. So, don't forget to subscribe to my channel. Then, paklik na rin po ng bell button para lagi kayong update sa bago kong video. Ano pang hinihintay natin? Naisipan ko lang pang gawin kasi namiss ko na yung Jollibee.
ang sarap siya. Lagi siya lalo na pag may kanin. Sarap. Minsan yung gravy, nilalagay ko pa yan. Sinasabaw ko pa sa kanin. Mukhang makaparami ako ng kain. Anyway, thank you for watching. God bless.